Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm your classmate at nasa ibang lugar tayo ngayon. I'm in a restaurant. Namasyal ako kasi nagpunta ako ng PhilHealth. Holiday pala. Para hindi ako maasal. Namasyal na lang ako. Okay, ang topic natin for today ay actually sasagutin natin ang tanong ng isa nating kapatid. Ano po ang pwedeng gawin para mawala na ang bukol para sa next na PET scan? Oh, ano ba yung PET scan? Alam natin lahat ang PET scan definition. PET, position, emission, tomography. Okay. Position, emission. Okay, medyo malalim ano. Pero ito yung ginagawang test sa atin. Parang kapareho yan ng CT scan, bone scan, MRI. O diba, lahat po ba yan dinaan ako? Yes. Okay, sa dami nga ng dinaanan ko, kung may checklist lang, no? Malapit ko na makumpleto. Yung parang ano, yung sa coffee shop. May checklist, so pagka nakumpleto mo, meron kang planner. Okay, anyway, ako po ay na CT scan. CT scan muna babalikin ko. CT scan ng 2018, bone scan ng 2018, PET scan ng 2019, MRI 2019, and I think another, na CT scan ba ulit ako noon? I think ano na, 2023. Ano ko na 2023 CT scan ulit. Okay, and then biopsy. And then recently na bone scan po ulit and scan. Okay, pwede na palang yung bone scan na lang doon. Alright, so familiar tayo sa mga scans na yan. Basically, gusto natin malaman kung ano yung meron sa loob. Okay, ano, focus tayo sa PET scan. Para saan po ba yung PET scan? Ang pagkakaintindi ko lang noon, ang PET scan ay para makita kung may nakalatan, kumalat. Okay. Ang PET scan ay maraming pong gamit. Alam niyo ba na kaya ma-detect ng PET scan? Okay. Maliban sa position ng tumor, kaya niya rin ma-detect ang classification at ang staging. Ito rin po ay ginagamit ng mga doktor to gauge kung gumana yung chemo o yung treatment na ginamit sa inyo. Like kami recently because I'm on treatment, chinek kung gumana yung treatment. At nung nakita ko yung mga resulta, scan, malinis yung bone scan, tapos yung CT scan, may summit. Na-concern ako, sabi ng doktor, lumalaban yung damon. Okay, so, minsan kung nandoon pa rin yung mga nakita, at least hindi siya lumalaki or at least normal lang yung growth. Okay, wala nang iba pang nakalatan, wala nang iba pa. Okay, so, minsan kapag parating na yung PET scan natin, kabado na tayo, nagpapanik tayo at gusto natin makahanap ng mga bagay na pwedeng gawin para kung pwede mawala na yung bukol. And hindi po unusual yung nararamdaman ninyo kasi ako mismo dinaanan ko yan recently. Ang goal ko is pagtingin, wala na kung ano man yung mga gremlins na nakita before, wala na. Ano nga ba ang pwedeng gawin? May pwede ba? Kunyari 2 weeks before your PET scan, may pwede bang gawin para mawala na mga bukol? Alam niyo po, kung meron, ay baka ako na ho ang unang gumawa. Kaso po, sa pakiwari ko ay wala. Alright. Kung kayo po ay on treatment na, syempre ongoing treatment, magpe-PET scan, titingnan, ano gumana, ano ba ang development, nagkaroon ba in a good way, nagkaroon ba in a negative way. Yung aspeto na yun, yung pagkakatiwala na po natin sa gamot yan. Okay? Kung ano man yung 2 weeks before your PET, kung ano man yung meron, nandiyan na yan, mag-a-appear yan. Kahit po, umasab tayo ng puro dahon, baka umapear pa rin po dyan. Pero ito ang gusto kong makita natin. Baka po mali yung ating tinatanong. Okay naman siya, pero baka limitado. Not necessarily mali, pero limitado yung ating tinitingnan. Imbis po na mag-focus tayo sa existing bukol, tingnan po natin ang mga iba pang bagay. Una, kaya tayo nagkasakit. Sinasabi sa atin, no patient blaming. Pero ako, in a way, parang una, okay sana yung no patient blaming, but it makes me feel powerless. Talaga, tumutubo lang siya. Wala kang pwedeng gawin. Ang hirap po yung ganun, parang wala kang control. Baka po may pwedeng gawin. At ang maganda po, ang titignan natin ito, hindi lang yung mga pwede nating gawin para ma-manipulate ang mawala yung, ano, yung bukol, kundi baka pwedeng ibahin na mismo yung sistema ng katawan natin through a change of lifestyle. Dahil, kapag nagkasakit tayo, yun nga, sinasabi nga ng marami na, ha, sa pag-aaral, because of wrong lifestyle, pagkain, tulog, kung ano-ano pa, posibleng meron na rin ibang mga conditions. Meron ng ibang mga karamdaman. Katulad ng isang gabi, actually kagabi, napanood ko yung story ng Bagets, 19 years old, napaka-healthy.
na pumanaw dahil sa diabetes, 500 yata yung glucose niya. Ang dami palang kinakain ng mga candy-candy. Ngayon, nagpa-check up yung nanay, ang dami niya rin palang mga condition to the point na kailangan, isa sa mga conditions niya ay kailangan, mayroon din yata siyang diabetes and kailangan niya rin magpa-opera. Maganda po na kung i-monitor natin ang ating katawan, huwag lang yung currently na tinitreat. Chine-check naman po yan sa mga ibang scans natin. Kailangan po nakabantay din tayo sa iba pang organs, sa iba pang parte ng katawan natin. Dahil kapag po mali ang lifestyle natin, damay-damay po yan. Cancer lang ang unang nag-manifest, baka pwede tamaan ng diabetes, heart ailments, liver o kidneys, yun naman po sana. Ano ngayon ang mga dapat gawin? Okay? Pagka nakita natin na dapat din natin matay ng ibang organ, meron pa kang gusto makita. Baka magkaroon pa ng new growth dun sa area kung saan meron ng CA. Ay, papakita ko lang yung pagkain ko. Si, ano ang pangalan mo, Ben? Mary po. Si Mary. Siya yung kutsip ko dito. Mary, nasa isang vegan restaurant ako. Nagmilig ako sa vegan. Nahanap ako din sa Pasig. Itong pagkain ko ay pizza, pan, alo. Sana, ang weird ng combination ko meron ko. Ano to? Corn soup. Corn soup na kalabasa. Corn soup lang yan? Opo. Kalabasa. Pakita ko lang ha. Alright. Okay. Sige. Thank you, darling. Thank you. Hindi pa ako solid vegan ha. Okay. Kinakain ko lang yan. Parang kumain ka ng vegan, kumain ka ng Korean food, kumain ka ng Japanese food, pwede ka pa rin kumain ng ibang klaseng food. Para sa akin, gano'n lang yan, okay? Eventually, malay niyo, mag-solid vegan. Pero hindi, I still eat fish, okay? Salmon belly. Eh, Mary, darling, pwede yung papalit na lang. Walang yellow. Because I'm already cool. Walang, hi. Okay, commercial. Okay, ngayon, nasa na tayo? Isa pang dapat natin mantayan yung growth. Baka magkaroon ng growth. Okay, dun sa area na yon. So, ano ba mga pwedeng gawin para hanggat maaari makontrol na yung growth? Sana, no? Best effort, ha? No promises, pero may mga pwede tayong gawin na lifestyle adjustments para syempre, kahit pa paano, meron tayong fighting chance na habang ina-address natin yung isang kalaban, wala nang tumubo pa ng mga malilinggit na kalaban. Okay, number one, kailangan alam natin yung mga test natin kung paano babasahin. So, yung mga recent scans mo para meron kang baseline ng dito, yung mga nauna, nandito ka ngayon, nandito ka. May kulit ng pagkain ko. Pakita ko nga ulit. Nasaan ka? Kailangan mag-improve yon. Wala nang gagalaw. Pangalawa, alaga sa blood test. Itanong mo sa doktor kung pag nakakimo, alam ko every month naka-blood test. Ako gagawin ko every month. At isama na sa test ang C15-3. Kung pwede. Sabi sa doktor, sama mo na C15-3. Tawag mo yung sabi ko. Ito yung tumor marker. Okay? Sa range siya, yung C15-3, I think is for the breast. Kasi yung tumor parang yung maramihan yun eh. Ano po yun yung tawag? Yung C15-3 sa breast area. Ang normal range ay 1 to 25. Ako nasa 20 ako. Okay, awa ng Panginoon. Nasa 20 ako. Kailangan monitor natin ang test natin. Alam natin yung health natin. Okay? Kung nasan tayo ngayon. Bago ka pumunta, magtanong paano pumunta ng Divisoria, saan ka ba magagaling? Pasig o ano sasakyan from there? So, nasan ka ngayon? Kailangan alam mong basahin lahat ng mga test results mo. Pag may hindi naiintindihan, magtanong sa doktor. Number two. And then, number three na yata tayo. So, alam mo yung base, apos, may blood, yung mga scans mo, alam mo ba sa pangalawa, yung mga blood test mo dapat regular yun. Next, matulog. Merong mga pag-aaral na kapag daw gising ka 2 hours between 10 p.m. to 4 a.m. alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga for 2 nights a week or 25 days a year, 25 times a year, para kang night shift worker. Posible ka magkaroon ng maraming karamdaman sa heart and isa na doon ang pwedeng magkaroon ay cancer. Importante po ang tulog. Maliban doon, dahil sa tulog, tumataas yung power ng ating mga NK cells, natural killer cells. Kapag ka hindi tayo nakakatulog ng mabuti,
kumukonte ang natural killer cells. Ano ba yung nakatulog na mabuti? Mahaba ang tulog, buwang tulog, o nakatulog ng maaga? Mas maganda sana before 10 tulog na ako, nagkasala na naman ako. Late ako nakatulog ng gabi. Pero dahil naka-melatonin ako, umiiksa yung tulog ko na 7-8 hours ito. Okay? Ayun. Importante ang tulog. Maliban doon, may pag-aaral na ginawa sa mga daga na noong tumataas yung kanilang melatonin dahil tulog or madilim, hindi gumagalaw yung growth ng cancer. Nung binuksan yung ilaw, drop up yung melatonin, mga gising na naman yung mga daga, gumagalaw yung cancer. Tumataas yung nag-i-increase sila ng size. So importante ang tulog. Next, food. It's not just about the food that you will eat. It's about the food. It's about the food that you will not eat. Iwas na po sa mga fast food. Processed meat, sinasabi na po yan ng mga eksperto, World Health Organization. Tapos po, kung kakain ng gulay at prutas, maganda na nakalay ko, bumili ko, na-order ko ng mixed fruits online. Binabad ko pa rin sa tubig na may baking soda. Naku, nagkatunaw-tunaw yung strawberry. Sabi ko, next time ako na lang gagawa ng frozen foods ko kasi nagkadurog-durog na. Oh. Pero parang mas kampante pa rin ako na ako ang huling humawak at naghugas ng prutas na kakainin ko. Okay, iwas na sa mga sobrang meat, baka tamaan ng liver, baka tamaan ng kidney. Kung magpo-protein, siguro, ako hindi na ako gaano kumakain ng beef, pork, hindi na rin masyado. Pagbiglaan, tapos maganda kung kakain ng mga solid na mga ganyang meat. Agahan, huwag yung gabing-gabi dahil ang tagal niyan ma-digest. Boil pa yan eh. Okay. Ang meat ko, usually salmon belly. Oh yes, I eat sardines. Tapos, chicken konti. O ngayon, kakain ako ng pizza. Pinakita talaga, no? Alright. Ngayon, avoid, syempre, pagkain kakainin natin. Gulay, kung ako pinapasimple ko yung buhay ko, cruciferous vegetables, broccoli, cauliflower, kasi may anti-cancer properties. Yung mga maliliit na cancer cells sa katawan natin sa bloodstream, hindi siya nagbibigay ng blood vessel. So, hindi siya magkakaroon ng oxygen at nutrients. Hindi siya makakatawid, makakapunta sa bloodstream. Kaya, malaking pangharang ang broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, kale, what else? Green tea. Ayan, mga kinakain. Green tea, dark chocolate, na 70% pataas, pure cacao. Okay? So, marami pa po. Diniscuss ko po yan sa ibang video ko. Ililink ko dito yung mga pagkain na paano paggawing anti-cancer ang mga pagkain Pasko. Pero applicable po yan kahit hindi Pasko. Okay? Mga pagkain iwasan at pagkain kakainin. Stress. Nakakasira po talaga ng DNA ang stress. Nagkakaroon ng disruption sa ating katawan ang sobrang stress. Lagi kang pagod sa trabaho mo, maraming kaaway, maraming kalaban, maraming galit. Ang hirap. So, babantayin natin ang stress level. Proven na po, chronic stress because of life situations nagkukos ng illnesses katulad ng cancer. Okay, emotion, fear. Kahit anong healthy ng pagkain mo, matulog ka if you're living in fear, mahirap din po. You have to be able to express your emotions, talk to someone. And then, especially yung mga feelings sa tulad ng anger, you have to find friends that you can express your anger to. Okay? Ako kailangan mga ganyang friends. Okay? And then, pahinga. Kailangan nag-day off and kung pwede na mamasyal. Like ako ngayon, medyo bad trip po ang inyong lingkod kahapon dahil sa maraming bagay. So, umiyak ako bago ako matulog. Bago naman ako mag-shower, umiyak na ako. Ang ano nito is naramdaman akong nakatulog ako mabuti. May dinaramdam kasi nung nagising ako, umiyak ulit. Tapos today, nagpunta ako ng PhilHealth sa sarado. Hindi naman ako kasi hindi ako moody na tao eh. Pero naramdaman ko pag hindi ako okay. Kaya naman siya lang ko nandito. Ito na yung pahinga ko. Ito na yung passion ko. At importante ito for my mental health. And kakain ako ng bagong pagkain na ngayon ko lang makakain. Alright? So, mga kapatid, ang pag-monitor sa kalusugan natin ay hindi lang tuwing may parating na test. At hindi yan panic, resistance na okay lang kainin nito, ganito, ganyan. Ang babagoy natin ideally, lifestyle talaga. Okay, lifestyle. Yung existing na bukol, paubaya na po natin sa gamot, but for things na we can do, life adjustments, para kahit papano gumanda ang sistema ng katawan natin. Our mind, our spirits, our emotions, and then our bodies, yung food natin. Okay? At ito po,
ay na-encapsulated to sa shinare ko today. Hindi po ibig sabihin nito, mawawala na lahat ng cancer, hindi na magkakaroon. Pero para at least may fighting chance lang tayo. Mas maganda po na i-adjust na rin natin ang ating mga lifestyle kasi sayang yung ginagastos natin sa trastuzumab, cyclophosphamide, doxorubicin, docetaxel, kung ano-ano pang mga mamahal na gamot, PET scan, CT scan, bone scan, MRI, lahat na ang mahal-mahal-mahal. Ginagastosan natin, check lang tayo ng check. Pumipila tayo kung saan-saan. Nangihingi ng guarantee letters, naghahanap kung saan may murang, ganito, ganyan. Kasi hindi natin ina-adjust yung life na, lifestyle natin. May kasabihan, saan masabi ko ng tama? In-apply ko to sa buhay ko, stupidity or foolishness is when you do the same thing but you expect a different result. Kaya ako, isa sa in-adjust ko na yung buhay ko. Naayos ko na yung buhay ko, inaayos ko yung sarili ko. I don't have it all figured out, pero sinisikap kong magawa ang tama para maging okay ang kalusugan ko. At ito pong mga shinare ko sa inyo ay mga bagay na ako mismo ginagawa ko. Alright? So mga kapatid, yan po ang ating kwentuhan for today. Maraming salamat po. Salamat po. By the way, if you are on treatment right now and wala ka pang kopya ng ating book, yung Stage 3G, salamat po sa mga order na, natanggap na nila, nayayakap na, nababasa na, susulatan. Okay, if you want to have your own copy, discounted pa rin, all you need to do is message me on Facebook or I can give you the, nasa ano na tayo na, alam ko, nasa Shopee na tayo eh. Okay? Message me on Facebook, I'll give you the link and then, I'll give you the instructions para magkaroon na kayo ng personal copy niyo. Discounted pa rin po, 20%. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep praying and stay healthy. Ingatan ang kalusugan dahil sa earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye!